Nahuli ng mga estudyante ang kaklase nila sa loob ng CR kasama ang kanilang guro. At nanlaki talaga ang mga mata nila sa kanilang nasaksihan. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang pagsusumikap sa kabila ng hirap. Sa murang edad ay mulat na sa realidad si Matt. Salat sila sa pera at minsan nga'y itinutulog na lamang nila ang gutom na gutom nilang tiyan. Nag-iisa lamang siyang anak. Pero hirap pa rin sila. Walang permanenteng trabaho ang kanyang mga magulang. At mas lalo din silang kinapos nang magsimula na siyang mag-aral ng elementarya. Ngunit sa kabila ng kanilang kahirapan ay porsigido si Matt na makapagtapos. Para sa kanya ay napaka-importante ng edukasyon sa isang tao dahil saksi siya kung paano maliitin ng iba ang kanyang mga magulang dahil lamang wala silang natapos. Anak, huwag ka na munang pumasok sa eskwela ngayon ha. Wala tayong bigas eh. Bababa na muna ang papa mo sa bayan para umutang. Saad ng kanyang ina nang maabutan siya nitong naghahanda na para pumasok sa paaralan. Paano ba yan, Nay? Hindi po ako pwedeng lumiban eh. Sayang naman po ang isang buong araw, Nay. Ayoko pong mahuli sa mga klase ko. Wala tayong bigas. Wala kang baon. May tres pa naman po ako dito, Nay. Ibibili ko na lang to ng chicheria. Paano ang pananghalian mo, anak? Chicheria na po muna ang gagawin kong pananghalian, Nay. Sa snack naman po, iinom na lang ako ng maraming tubig sa silid-aralan namin. Kahit pa paano ay magkakalaman na rin ang tiyan ko niyan. Naiiyak ang ginang sa naging wika ni Matt. Gustuhin man niyang ibigay ang lahat sa anak pero talagang hirap sila. Ayaw niya pa nga sanang mag-aral ito dahil naniniwala silang sapat na sa isang tao na makabasa at makapagsulat pero dahil alam niya na may pangarap ito ay hinayaan na lamang nila si Matt. Pasensya ka na anak ha. Gustuhin ko mang ibigay sa iyong lahat ng hingin mo pero talagang walang-wala kami ng tatay mo eh. Alam ko na po yun, Nay. Kaya nga po, ganito na lang ang kagustuhan kong makapagtapos para makahanap agad ako ng magandang trabaho. Nang sa gayon ay hindi na po tayo maghirap. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Dahil napakatayog ng pangarap mo. Kahit alam mong sobrang layo pa ng lalakbayin natin pero positibong positibo ka. Hayaan mo, mas pagbubutihan din namin ang tatay mong paghahanap ng pera para kahit papaano ay makausad ka. O sige na, ihanda mo na yung mga gamit mo. Teka, at may kaunting kamote pa tayo dito. Dalhin mo na rin to ha. Opo, Nay. Salamat po. Hindi hadlang ang mga ganoong sitwasyon para hindi makapasok si Matt sa paaralan. Bagkos kapag umaabot sila sa puntong wala na silang masaing, ay ginagawa niya yung inspirasyon para mas lalong magsumikap. Ayaw niyang manatili sila sa ganoong klase ng buhay. Hindi masamang maging mahirap. Pero wala rin masama kapag nangarap ka ng lampas-lampas pa para sa iyong kinabukasan. Matayog ang pangarap ni Matt, hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga magulang. Marahil alam niya mang hindi magiging madali ang kagustuhan niya, pero naniniwala siyang walang mahirap kapag may pangarap. Nasanay na rin siya sa ganoong sitwasyon. At kapag alam niyang pinagtatawanan siya ng iba niyang kaklase, ay hindi niya na iyon dinididib. Hindi rin siya mapagpatol at lumalayo na lamang sa kanila para makaiwas sa gulo. At dahil nga sa pagsusumikap niya ay nakapagtapos siya ng elementarya. Hindi man bago ang damit na suot sa ilalim ng kanyang toga pero walang makakapantay sa sayang kanyang nadarama ng mga oras na iyon. Nay, Tay, eto na po yun. High school na po ako sa susunod. Masayang wika ni Matt. Nagkatinginan naman ang mag-asawa saka nagsalita. Anak, hindi ba't mas dadami ang bayarin at kakailanganin sa sekundarya? Kaya-kaya namin ang tatay mo na matustusan yun? Tila nagdadalwang isip na wika ng ginang. Ano ka ba naman, mahal? Kaya natin yan. Kailangan nating makayanan dahil nakaya nga ni Matt na makapagtapos ng elementarya kahit walang baon, di ba? Kaya dapat kaya din natin. Saad naman,
ng padre ni Pamilya na siyang ikinangiti ni Matt. Hayaan niyo po, Naytay, didiskarte din po ako ng pwede kong mailako sa paaralan para makatulong. Pangako ko rin po sa inyo na hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Ngayon pa lang po ay sasabihin ko na sa inyo na magtatapos po ako ng sekundarya at makakapag-aral po ako ng kolehiyo. Porsigidong tugon naman ito. Simple lamang ang naging pagdiriwang nila sa araw ng pagtatapos ni Matt. Nagluto lamang sila ng pansit at ilang piraso ng tinapay para sa kanilang hapunan. Ganoon lamang kasimple ang handa pero abot hanggang langit ang saya ni Matt, lalo na't madalang lamang silang nakakakain ng pansit. Nakapag-aral siya ng sekundarya at ang mga lumang kwaderno niya sa elementarya nakakaunti pa lamang ang nasusulatan ang siyang ginamit niya sa pagbabalik niya sa eskwela. Lumang bag, lumang mga gamit at sapatos at lumang pantalon, marahil siya lamang ang walang bagong dala sa paaralan pero masaya at kontento na siya na nakapag-aral siyang muli. Ngunit sabi nga nila, ang pinakaunang araw sa klase ang pinakamahirap dahil ang daming requirements na hinihingi ang kanilang mga guro. Pero kahit ganoon pa man ay nanatiling positibo si Matt sa buhay. Anak, 2 linggo na magmula nang nagsimula ang klase nyo. Wala pa bang binibigay na requirements ang inyong guro? Natanong pa isang araw ng kanyang ina habang siya'y abalang nagbabasa. Meron po na eh, kaso... Meron na? Ibigay mo sa akin at bibilhin ko. Pupunta ako ngayon sa bayan eh. Nay, ayos lang naman po. Medyo marami po kasi. Baka hindi na po magkasya sa budget mo. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala at may pera pa naman dito. Nakautang ang tatay mo sa kumpare niya para sa mga kakailanganin mo sa paaralan. Tsaka kapag may sobra dito sa pera, ibibili na rin kita ng bagong pantalon dahil medyo maiksi na ang pantalon mo sa'yo. Naku, samahan mo na lang pala ako anak dahil baka hindi ko mabasa ang ibang nakasulat dyan. O sige po nay, maraming salamat po, magbibihis na po ako. Masayang usal ni Matt at dali-dali nang nagbihis. Sa 4 na taon ni Matt sa sekundarya ay kahit papaano'y nairaos iyon ng kanyang mga magulang at sa wakas ay natapos niya ang kanyang pag-aaral. Sa muli ay nakasuot ulit siya ng puting toga at nakuha din muli ang kanyang bagong diploma. Wala mang regalo ang ina't ama niya sa kanya pero masaya na siya sa natanggap niya. Kaunting kembot na lang po tayo, nay. Kolehiyo na po ako. Mangiyak-ngiyak na wika ni Matt habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Naiyak rin ang mga ito at kanya-kanya nang pinupunasan ang mga luha sa kanilang mga mata. Kaunting tiis na lang po. At kapag nakatapos ulit ako, wala po akong sasayangin oras dahil maghahanap din po ako agad ng trabaho. Hindi niyo po kailangan tumanggap ng sandamakmak na trabaho para lang sa akin. Gagawin ko po kayong hari at reyna. Muli niya pang saad. Salamat at sinasali mo kami sa pangarap mo, Matt. Masaya kami sa naabot mo ngayon at lagi kaming nasa likuran mo lang. Hindi ko na rin tatanungin ang sarili ko kung kaya ba namin ang tatay mo na pag-aralin ka sa kolehiyo dahil ngayon pa lang mas magdodoble kayod na rin kami. Medyo mahaba-haba pang kayudan to pero pasasaan ba't makakamit mo rin ang gusto mo? Huwag po kayong mag-alala, Nay. Sasabak din po ako sa exam para maipasa ko po ang scholarship na pinag-applyan ko. Scholarship? Ano bang gagawin doon, anak? Paano kapag nakapasa ka? Kapag nakapasa po ako, ibig sabihin, libre na lang po ang tuition ko sa paaralan. Allowance at ibang mga proyekto na lang po ang poproblemahin natin, Nay. Abay, maganda pala yan, anak. Kahit papaano ay malaking tulong din yan sa pag-aaral mo. Hayaan mo at ipagdarasal ko na makapasa ka. Kami ng tatay mo. Salamat po, Nay. At iyon na nga ang ginawa ni Matt. Limitado lang kasi ang mga estudyante na hinayaang kumuha ng pagsusulit para sa isang scholarship. Todo pa ang dasal niya na sana'y makapasa siya at mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa isang universidad. At tila dinidig naman ng nasa taas ang kanyang dalangin. Dahil nakapasa nga ang binata at sa wakas ay sigurado nang makakapag-aral sa kolehiyo. Libre na ang tuition fee ni Matt. Kaya kakaunti na lamang ang problema niya sa kolehiyo. Ang araw-araw na baon na lang at ang iba pa niyang kailangang bayaran.
Noong una ay hindi pa naman ganoon kadami ang nagagasta niya, pero habang patagal ng patagal ay mas lalong nagiging mahal ang demand ng paaralan, lalo na sa mga proyekto, kaya hindi rin siya minsan nabibigyan ng kanyang mga magulang. Naku anak, saan kaya tayo kukuha ng pera para dyan? Sinisingil na kasi ang tatay mo sa inutang namin eh, at palaki na rin ang palaki ang interest nun. Nay, unahin niyo na po yan, ayos lang naman po. Pasensya ka na talaga anak ha. Sumasakit na rin ang ulo ko kakaisip kung saan kukuha ng pera. Ano kaya kung... Nay, kung iniisip mo na itigil ko muna ang pag-aaral ko, hindi ko po yun magagawa, Nay. Kapag itiningil ko po to, tatanggalan po ako ng scholarship. Sayang naman po. Tsaka nagsisimula pa lang po ako, Nay. Hindi po ako pwedeng sumuko. Pasensya na anak, ang akala kasi namin ng tatay mo. Kaya pa rin namin ni kaso hindi na pala. Sobrang laki na ng gastusin kahit palibre ang tuition mo. Ayos lang po kahit wala akong baon, Nay. Basta't makapag-aral pa rin po ako. Ay, o siya, sige. Hayaan mo at kakausapin ko ang tatay mo patungkol dito, ha? Sige na, mag-aral ka na dyan at wag mo na lang masyadong isipin ang sinabi ko. Iyon na lamang ang ginawa ni Matt. Minsay apektado na rin siya sa kakulangan nila sa pera, lalo na kapag pinapagalitan siya ng iba niyang guro kapag hindi nagagawa ng binata ang mga proyekto at hindi siya nakakapagpasa. Nagawa niya mang makapagpasa pero huling-huli na at may bawas na iyon sa puntos na kailangan niyang makuha. Tiniis niya ang paninermo ng ibang guro sa kanya sa harap ng klase. Napapahiyaman siya pero wala siyang magagawa. Dapat lamang talaga na pagalitan siya, lalo na kapag hindi niya nagagawa ang mga bilin nito. Pero sa lahat ng guro niya ay may isang guro ang bukod tanging naiintindihan ang kanyang sitwasyon. Mabait ito. Matanda lang ng ilang taon sa kanya. At maganda din. Kapag hindi siya nakakapagpasa ng proyekto sa tamang oras ay hindi ito nagagalit. Bagkos ay ngumingiti pa ito kapag nanghihingi ng extension si Matt sa pagpapasa. Kaya mo bang tapusin ang proyekto sa susunod na linggo, Matt? O kailangan mo pa ng mahabang panahon? Ma'am, salamat po talaga ha. At pasensya na, alam kong makulit na ako dahil kapag may pinapagawa ka, agad akong lumalapit para humingi ng extension. Tila nahihiyang wika ng binata. Ano ka ba? Basta makapagpasa ka ay ayos na yon. Hindi naman kasi madali ang proyektong pinapagawa ko at kailangan talaga ng pera. Nasabi mo na rin sa akin na wala pang pera ang mga magulang mo, di ba? Kaya hihintay natin magkaroon sila ng pera. Isa pa, wag mo na lang isipin ng ibang guro na pinapagalitan ka. Siyempre, ginagawa lang din nila yon para matuto kayong sumunod at pahalagahan ang limitadong oras na binigay nila sa'yo. Pero sa akin, basta't makapagpasa kayo ay ayos lang. Maiintindihan ko kahit huli na. Napangiti si Matt dahil sa kabaitan ng kanilang dalagang guro. Kaya naman mas lalong nanaig sa kanya ang pagsisipag at pag-aaral pa ng mabuti para patunayan na karapat dapat siyang bigyan ng tsansa. Alam naman din kasi ni Miss Rhea kung gaano kahirap ang binata at ang sitwasyon nito, kaya hindi talaga siya nagdadalawang isip na bigyan ito ng kaunti pang panahon. Bukod doon, kapag nakikita niya rin si Matt tuwing break time na nasa labas lang at umiinom lamang ng tubig para labanan ang gutom, ay nilalapitan niya ito para ilibre sa kantin. Ay naku ma'am, wag na po, nakakahiya na po eh. Tsaka hindi naman po ako nagugutom. Kasabay ng pagsabi noon ni Matt ay ang pagtunog din ng kanyang tiyan, kaya doon na mahinang natawa si Miss Rhea. Hindi ka pa rin magutom sa lagay na yan ha? Sige na. Bawal tanggihan ng grasya. Tsaka diba may klase ka pa sa... alas 10 hanggang alas 12? Ilang oras din yun, kaya dapat may laman ang tiyan mo. Uminom naman na ako ng tubig, ma'am. Uminom ka nga, pero wala ka namang kinain. Tsaka sino bang may sabi na nakakabusog ang tubig? May limit ang pag-inom ng tubig para lang alam mo, ha? Sige na, tara na. Tsaka, sige, kung ayaw mong ilibre kita... isipin mo na lang na utang mo to sa akin at sisingilin kita kapag may trabaho ka na. Okay ba yon? Ay naku ma'am, medyo malayo pa po yun. Pero darating naman. Kahit kailan pa yan, basta't pwede na kitang singilin ay ayos na. Tawan ito na siyang ikinatawa na rin ni Matt. Si Miss Rhea lang ang naging kakampi niya nang siya'y magkolehiyo, at kahit hindi na ito ang kanyang guro sa paglipas ng mga taon ay wala pa rin nagbago.
kapag nakikita siya nito ay nililibre pa rin siya ng dalagang guro. Hanggang isang araw, tanghalian na noon, at dahil sinadya ni Miss Rhea na pasobrahan ang baon niya dahil ibibigay niya ito kay Matt, ay agad niyang pinuntahan ang binata sa silid nito ngunit hindi niya ito nakita doon. Nagtanong-tanong pa ito sa ibang kaklase ni Matt at nang sabihin ng mga ito na huli nilang nakita ang binata na pumunta ng CR at hindi pa daw bumabalik, ay doon na siya nagpasyang sunda ng binata. Ngunit ang mga pinagtanungan ni Miss Rhea ay ganoon na rin ang pagtataka nang hindi rin ito nakabalik agad. Kaya naisip ng mga ito na sundan ng dalawa para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating ay sabay na nanlaki pa ang kanilang mga mata nang saktong pagbukas ng pinto ng CR ay nakita nila si Matt at si Miss Rhea na sabay kumakain sa loob habang nakaupo. Hinihintay naman muna nila itong matapos bago hayaang magsalita ang guro. Pasensya na kayo kung dito nyo pa kami naabutan ha. Nahihiya daw kasi si Matt sa inyo eh dahil ang dala niyang pagkain para sa tanghalian ay kamote at tuyo lang. Ayaw niyang pagtawanan siya kaya mas pinili niyang dito kumain. Sinamahan ko na lang din siya para hindi na siya mahiya at para malaman din niyang masarap ang kinakain niya. Ang mahal ng isang kilong kamote no? Tsaka may lasa pa. Matamis. Ngiti ng guro sa lahat. Hindi naman maiwasang hindi mamangha ang lahat sa guro dahil sa kabaitang ipinakita nito. Kaya bilang pagtulong na rin kay Matt ay nanlilibre na rin ang mga ito sa binata tuwing break time. Makalipas nga ang ilang taon ay sa wakas nakapagtapos na nga si Matt sa kolehiyo. At tulad ng ipinangako niya ay wala siyang sinayang na oras dahil nakahanap agad siya ng trabaho. Nagsipag muli na promote at tuluyang umunlad ang kanyang buhay kasama ang kanyang mga magulang na ngayon ay nakakakain na ng masarap araw-araw. Nang magkaroon naman ng reunion ang batch nila dati sa kolehiyo ay hindi na nagdalawang isip si Matt na tumalo. Dooy nilibre niya rin ang lahat ng kanyang mga dating kaklase bilang ganti na rin sa kabutihan ng mga ito noon. Para sa kanya ay hindi magiging posible ang lahat kung wala din ang mga tulong ng mga ito. Nang makita naman ni Matt ang dating guro na si Miss Rhea na nakangiti rin, habang nakatingin sa kanya ay doon niya na ito nilapitan at agad ibinigay ang daladala niyang regalo para dito. Para saan to? Giti ng guro. Para sa'yo talaga yan, ma'am. Maraming salamat sa kabutihan mo. Kahit alam mong hindi ko yun masusuklian agad ay hindi ka pa rin naging malupit sa akin at hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Isa kang mabait na guro, Ma'am Rhea. At hiling ko na sana'y marami pang biyaya ang dumating sa'yo. Salamat dito, Matt, at salamat din dahil hindi mo ko nakalimutan. Pero ang pinaka-pinagpapasalamat ko ay hindi lang kami ang hindi mo nakalimutan, kundi ang aral mismo ng buhay sa'yo. Sa kaunting panahon ay naging saksi ako kung paano mo nilampasan ang mga hamon sa buhay mo, sa kabila ng hirap at kasalatan sa salapi. Kaya ang masasabi ko sa iyo ngayon ay proud ako sa iyo at masaya ako na isa ako sa mga naging guro mo. At tiyak kung mas marami pang biyaya ang nag-uumapaw sa iyo. Niyakap ni Matt ang guro at walang humpay ang pagpapasalamat niya rito. Natapos ang reunion at masaya ang binata na may babaunin na naman siyang aral at memorya sa kanyang pagtanda. Ngayon ay unti-unti niya nang tinutupad ang mga pangarap niya at pangako niya hindi lang sa sarili kundi pati na rin sa minamahal niyang ina at ama. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Pagsusumikap sa Kabila ng Hirap.